Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po, andito pa tayo sa Hirona Tarlac para po tignan po yung mga alaga nila dito. Dahil po, tumawag po sila sa atin. Magpapatulong po sila sa pag-sorting katulad din po sa ibang lugar. Ayan. Ayan po yung kanilang concrete pan. Ayan, unti na po yung tubig. Ayan, dito naman sa kabila. Ayan. Ayan po yung ano, yung mga alaga nila. Kuha po tayo ng ipapakain natin para po makita natin yung mga andito. Kasi po ito ay isa-sorting din po namin. Katulad ng andun sa kabila, sorting po natin lahat yan para po hindi po maubos yung mga nahuhuling lumaki. Kasi pag yung mga maliliit po natin at merong naihalong fast grower, pwede pong kainin yon at pwedeng maubos at magsanhin ng pagkalugi nyo. Yan. Kaya sa mga nag-aalaga ng hito dyan, kailangan po natin isorting yung mga concrete pan po natin. Kailangan po natin isorting yung mga karga niyang isda. Update ko kayo mamaya guys kung mag-umpisa na po kami. At yun nga guys, ito yung laman ng kanilang concrete pan kung saan meron na pong 9 inches kasi yung iba 6 inches naman. Yan. Ito yung setup ng kanilang concrete pan. Ito yung kanilang drain. Tapos ito yung pinaka suporta para po walang pumasok na isda sa loob. Tapos dito naman po sa kabila, ganito yung ginawa nila. Yan. Kung saan mataas po dito, ito po ay walang lupa. Tapos pababa po papunta doon. Yan. Isa-sorting din po namin ito. Lahat po ng maliliit, dito po namin ilalagay. Tapos dun sa kabila, dun naman yung mga malaki. Kami po yung mag-sorting dito para mapili po ng maayos. Guys, nagsasorting na po kami. Yan po yung pinipili po namin dyan is yung mga malaki lang po. Yan po yung mga pinipili po namin. Iiwan na po yung mga maliit dito. At ayun nga guys, ito na po yung mga napili naming maliit. Ayan. Ito na pa yung mga maliit na napili namin. Tapos, dahil tapos na po kaming mag-sorting, ganito po pala yung ano nila, yung source of water nila. Ayan. Naglalagay na po ng tubig kasi po tapos na. Ang ginawa po namin dyan, 3 size po. 4 to 7, tapos 8 to 12. Tapos yung mga sobrang laki na po is nasa ibang concrete pan. Nandun na po yung malaki talaga. Ayan. Tapos dito yung mga maliit. Tapos yung good size dyan sa kabila. Ayan. Yan po yung ginagawa namin pag alam namin marami ng mga malaki para po maiwasan ang pagkalugi. At ayun nga guys, ngayon po, andito naman po kami sa iba pa nilang concrete pan kung saan ito po ay nasa likod po ng bahay nila. Ito po ay may 4 na butas kung saan sumusukat po ng 1.5 by 1.5 meters. Tapos ito po ang lalagyan po ng mga shooters. Yan, binubukod na po yan para po hindi na po makakain ng mga maliit. Dito naman po is kasalukuyan po kaming nag-sorting po ngayon. Kung nakikita nyo yung mga timba dyan, batya,
Yan po yung pinaglalagyan po namin. Yan. Ito po ay sumusukat na po ng 5 to 6 inches na po ito. Ito po yung mga ihiwalay po namin. Tapos ito naman po yung pangalawang medyo meron pong kaliitan din po. Pipiliin po namin yan para po hindi po sayang yung oras namin o hindi sayang yung pagod namin. Kaya pipiliin po natin ng maayos. Yan. Yan po yung mga ihiwalay po natin para po hindi po maubos yung mga maliit. Yan. Kailangan po natin mag-sorting dyan para po hindi malugi yung may-ari. Tapos ito naman po, nilagay po namin yung pinakamaliit sa unang concrete pan para po alam ng may-ari na kung saan yung pinakamaliit, yung average ng kanyang hito at kung saan yung pinakamalaki. Yan. Yan po ay ilalagay po namin sa pangalawa at pangatlong concrete pan kasi po yan po yung pinakamaraming sukat. Tapos yung andito naman po sa timba, ito na po yung pinaka shooter namin or yung shooter nila na alaga. Yan po yung pinaka napili po namin. Yan po ay nasa sukat na po na 17 inches. Yan, katulad po niyan. Pangbentahan na po talaga. At yan nga guys, pinipili ko na po yung sobrang lalaki po kasi po titignan po namin kung ilan po yung piraso niya sa isang kilo. Pero ang estimate ko po dito, medyo bitin pa yung laki. Hindi pa gaanong kalaki yan eh. Hindi pa po pangbenta talaga. Dahil ang gusto po ng may-ari dito ay 3 pieces in 1 kilo, siguro mga isang buwan pa po, yun po ang estimate na araw, pwede na pong pangbenta itong mga andito. Kasi yung tinimbang po namin ito, nasa 6 pieces in 1 kilo. Yun po yung pinaka malaki po na nakuha po namin. Yan. Yan po yung pinili ko yung malalaki pero ang kilo niya is nasa halos isang kilo din po sa 6 na piraso. Ayan po yung sukat ng hito. Ayan. At ayun nga guys, dahil po tapos na po tayong nag-sorting, naibalik na rin po yung label ng tubig ng mga isda. Yan po, naglagay na po tayo ng pinakagamot din po nila para po sa ano, dahil po siyempre na stress po sila, lagyan po natin ng pinaka basic na gamot sa hito. Yan. At ayun lamang guys, tapos na po kami mag sorting at ito na po yung mga sinort po namin. Ito po yung mga malaki na kinalis po namin para po mabukod po yung mga maliit. At saka sa mga gusto pong matutong mag-alaga dyan, comment lang po kayo sa mismong video na ito or PM kayo sa Facebook po na ito para po mapag-usapan po natin. Yun lamang guys, maraming salamat po sa panonood. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa sulit pa naming videos. Salamat!